Inihahandog ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Kalesa Creatives ang isang birtual na paglalakbay sa tahanan ng Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Maligayang pagdating sa Dambanang Emilio Aguinaldo. Isang malugod na pagtanggap sa bahay ng kasarinlan, ang tawag sa gusaling naging tahanan ni Emilio Aguinaldo y Family. Dito sa Kawit, na kung tawagin nooy Cavite El Viejo, ipinanganak ang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas noong 22 ng Marso, 1869. Siya ay pampito sa walong anak ni na Don Carlos Aguinaldo at Doña Trinidad Family. Dito naganap ang mahahalagang pangyayari sa buhay ni Aguinaldo bilang padre de familia, general at pinuno ng rebolusyon. Kabilang narito ang makasaysayang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo, 1898. Unang ipinatayo ang estruktura noong 1845 bilang isang maliit na bahay na may bubong na hugot. Ang pangunahing entrada sa bahay ay itong orihinal na hagdang yari sa itin. Noong 1920, ipinaayos ang bahay ayon sa eleganteng estilo ng arkitektura at saka idinagdag ang tore at ekstensyong bahagi. Narito si Justice Amorfina Aguinaldo Melencio Herrera, anak ni Carmen Aguinaldo at apo ni Emilio Aguinaldo, sa kanyang pagunita sa mga alaala ng pamilya tungkol sa bahay ng kasarinlan. Hinugol naming magkapatid ang aming kamusmusan sa piling ni Lolo sa paglalaro sa paligid ng malaki niyang bahay, pagtatuguan sa tore, panonood sa mga inaning bangus at sukpo sa fish pond o palaisdaan sa likod ng bahay, at sa nakalatag na asinan sa panahon ng tag-init bago ito imbakin sa kamalig. Inilipat ni Aguinaldo ang pangangalaga ng kanyang bahay at lupa sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa bisa ng Batas Republika bilang 439, ang bahay ng kasarinlan ay idineklara bilang isang pambansang dambana noong 1964. Ang estanteng ito ang una sa maraming lihim na lagusan at daanan sa bahay na kakaiba ang pagkagawa. Bilang rebolusyonaryong namumuhay sa mapanlinlang na panahon, handa si Aguinaldo sa posibilidad ng madali ang pagtakas. Bilang pinuno, pinaniniwala ang inalagaan ni Aguinaldo ang maraming rebelding nakipaglaban sa dayuhang pamahalaan sa mismong mga silid ng pamamahay na ito. Bilang may-ari ng bahay, mahalaga para kay Aguinaldo ang mahusay na paggamit ng espasyo. Patunay nito ang isang lalagyan ng libro na tagos sa silid ni Aguinaldo kapag binuksan. Ang mga sahig na gawa sa mga entrepanyong Nara ay kakikitaan ng mga bandila ng Pilipinas na isa sa mga paboritong elemento ng disenyo ni Aguinaldo. Karaniwang tampok ng mga bahay na bato ang malalaking bintanang kapis na daus-dusin at mahusay na pasukan ng liwanag at hangin. Mula rito, makikita ang malawak na hardin ng bahay. Patungo ang pintuang ito sa silid aklatan sa kwarto ng mga anak niyang lalaki na sina Emilio Jr. at Miguel, at sa isa pang kwartong ginamit ng general nang siya ay nasakit. Nakatulong bilang ehersisyo sa general ang pag-akyat panaog sa hagdan mula sa kanyang silid hanggang sa tore kung saan matatanaw ang kalawakan ng lalawigan ng Cavite. Madalas ko siyang makitang nagsusulat ng kanyang mga gunita sa kanyang kwarto sa ikatlong palapag ng bahay sa ibaba lamang ng tore. Sa bukas na beranda, sa tapat ng kanyang silid aralan, malungkot niyang tinanaw ang pagbobomba ng puwersang panghimpapawid ng Hapon sa baseng pandagat ng Cavite. Mula rin sa berandang ito niya ninanamnam ang kahanga-hangang tanawin ng Cavite at sa dako paroon ang Maynila
sa kahabaan ng Dewey Boulevard. Makitid at matarik ang hagdanan papunta sa kanyang silid sa itaas. Ngunit, akyat manaog siya rito sa bawat araw ng kanyang buhay hanggang sa siya ay madulas at mahulog at kinailangang manatili na lamang sa unang palapag. Pinakasalan ni Emilio Aguinaldo ang 18 taong gulang na si Hilaria del Rosario ng Imus, Cavite noong ika-isa ng Enero, 1896. Naging maligaya ang kanilang pagsasama na nagbunga ng 5 anak, sina Miguel, Emilio Jr., Carmen, Maria, at Cristina. Ito ang silid ni Cristina Aguinaldo. Ikinasal siya kay Federico Suntay at nagkaroon ng isang anak, si Emilio. Makikita sa larawan ang kasal ni Cristina at Federico, ang dilag na suot-suot ang kanyang damit pangkasal na may mahabang buntot o saya de cola, estilo na uso noong panahon iyon. Samantala, makikita sa larawang ito si Cristina katabi ng isang pedestal na chino na may florerang puno ng bulaklak sa ibabaw. Si Maria Aguinaldo, ang pianista at mga awit sa pamilya, ay nagpakasal kay Dominador Poblete at nagkaroon ng 5 anak, sina Dominador, Luz Riminda, Oscar, Arturo at Federico. Mapapansin ang larawan ni Maria bilang Reina Elena sa Santa Cruzan at gayon din ang larawan ng kanyang 3 kapatid na babae kasama ang kanilang ama. Paglabas ng kwarto ni Maria, makikita sa kabilang pasilyo ang kabinet ng mga gamot. Nakaimbak pa rin ang karaniwang ginagamit ng pamilya, kabilang na ang Okisol Isotonic Eye Lotion na ginamit ng general na nagkaroon ng katarata. Panghuli ay ang malaking silid tulugan ng pinakamatandang anak na babae na si Carmen. Ang kwartong ito ay ginamit ni Carmen hanggang sa kanyang kamatayan noong 1986 at binuksan sa publiko noong 1988. Mahalaga rin pansinin ng apatang poste na kamang atay na ang tawag ay sinunod sa pangalan ng Chinong manlililok na nakabase sa Binondo at siyang gumawa ng ganitong uri ng muebles. Isa itong simbolo ng katayuan sa buhay noon. Sa tapat ng kwarto ni Carmen, makikita ang banyo. Naroon pa ang orihinal na lababo, isang banyera at ang baldosang seramika na buhat sa Europa at modelo noong 1920. Sa dulo ng pasilyo, makikita ang balkonahe kung saan namalagi ang pamilya tuwing Linggo ng hapon. Naaalala ni Lolo kung paano sila nagtatakpo ng kanyang mga pinuno sa beranda na nang lumaon ay nakilala bilang Galeria de los Pecadores dahil dito sila lumabag at nagplano ng mga estratehiya laban sa mga kaaway. Sa galeriyang ito, pagkatapos na isang bigong operasyon sa mata, nagpapadala si Lolo kapag maliwanag na ang sikat ng araw. Haharap siya sa araw sa pag-asang ang mga sinag nito ay makapagpapanumbalik sa kanyang mga paningin. May mga pagkakataon kami ang gumagabay sa kanya kung magkaminsan sa kanya naring pag-utos. Ang bahay ay napapalamutian ng iba't ibang makabayang disenyo. Sa bangkong ito makikita ang paboritong disenyo ng general. 3 bituin na kumakatawan sa mga pangunahing isla ng Pilipinas, Luzon, Mindanao at Panay. Pansinin rin ang mga nakatanging kwadro para sa mga larawan ng mga makasaysayang pangyayari at puok tulad ng tirad pas at ng kasunduan sa biyak na bato. Sa katunayan, gumawa ng maraming probisyon si Aguinaldo para sa pagpapakita ng mga talang biswal. Maging ang mga entrepanyo sa itaas ng mga pintuan ay ginamit na mga tanghalan. Sa ilalim ng ilang larawan, may inukit na hugis kabibe na maaaring lahin at gawing patungan ng bulaklak o estatwa. Makikita sa palibot ng bulwagan ang napakahusay na likhang ito. Noong ika-6 ng Marso, 1921, pumanaw si Hilaria del Rosario.
Paglipas ng 9 na taon, noong 59 na taon na si Aguinaldo, pinakasalan niya si Maria Agoncillo ng Taal, Batangas. Nakatagpo muli si Lolo nang makakasama sa buhay niya si Doña Maria Agoncillo na siyang pumalit bilang opisyal na taga-estima ng mga bisita. Mahal na mahal siya ni Lolo at nang siya ay namatay, nagpumilit si Lolong sumama sa kanyang puntod kahit na siya ay nasa ospital noon dahil sa isang karamdaman at nakakakilos lamang siya sa pamamagitan ng silyang degulong. Nagsisilbing isa pang lihim na lagusan ang may salaming kabinet na bumubukas palabas ng bintana. Sa loob ng kwarto, may isang kaha de yero, bangko para sa pagsusuot ng medyas, isang divan at isang tagong lagusan papunta sa swimming pool na nasa loob ng bahay sa pinakaibabang palapag. Sa kanang bahagi ng kwarto, naroon ang larawan ni Maria Agoncillo, larawan ng kanilang kasal, at larawang kuha ng sila ay magpulot-gata sa Pines Hotel sa Baguio. Ang pinto sa kanan ay patungo sa bulwagan ng mga veterano. Paglagpas sa 4 posting kamang tsinyo, matatagpuan ang banyo. Kung dilingunin muli ang pangunahing bulwagan, mapapansing nauulit sa sahig ang disenyo ng watawat ng Pilipinas. Maging ang kisame ay puno rin ng mga makahulugang simbolo. Kabilang dito ang mga bandila ng Liga ng Mga Bansa, ang hinalinhan ng United Nations, isang samahang internasyonal na pinangarap ng Pilipinas na maging kasapit. Sa harap ng mga bandila, isang nililok na ibon na may dalang paunawa, ang kasarinlan ng Pilipinas sa hukumang pandaigdig. Patunay ng marugdob na hangarin ni Aguinaldo na makilala ang republika sa buong daigdig. Sa kaliwa ng bilog na mesa, makikita ang isang sulok ng mga entrepanyong kahoy na nakaangat na tulad sa isang entablado. Isang estilo na maaaring itinulad sa loob ng templo ng mga Mason. Noong Enero 1895, umanib si Aguinaldo sa Masoneria, isang kapatirang organisasyon na itinatag sa Europa daang taon na ang nakalipas at itinuring na anti-clerical at reformista. Kumalat ang impluwensya ng Masoneria sa maraming bahagi ng mundo noong 19th century. Kaya't marami sa mga kilalang revolusyonaryo sa kasaysayan ng mundo ay mga Mason rin. Maraming mga sangay at lohiya ang sumulpot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas noong 19th century. At isa sa mga aktibo at maimpluwensyang kasapi nito ay si Aguinaldo. Sa dakong itaas ng mga upuan, makikita ang mga makasaysayang larawan ng mga Pangulo ng Amerika na sina Harry S. Truman, Dwight Eisenhower, at Franklin D. Roosevelt. Sa mga naging panauhing ito ni Aguinaldo, sina Truman at Roosevelt ay mga Mason. Makikita rin ang isang malaking larawan ng unang Kongreso Revolusyonaryo na idinaos sa Malolos, pook na pinagproklamahan kay Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Gayun din ang larawan ng asawa ni Aguinaldo na si Hilaria na nakasakay sa kabayo. Sa pagliko papunta sa kabilang dulo ng bulwagan, isang balkonahe ang makikita sa gawing kanan. Ito ang silid-aklatan at ginagawa ding entablado para sa maliit na orkestra na tumutugtog kapag may pagtitipon o salo-salo. Kasunod nito, sa gawing kanan, ang pribadong silid-tanggapan na minsan tinawag ring silid-musika dahil dito matatagpuan ang radyo. Sa kasalukuyan, dito matatagpuan ang mga eskritoryo ng general na di pangkaraniwan ang laki. Mayroon din ditong isang lihim na daanan patungo sa kwarto ni Cristina. Katapat ng kwartong ito ang pangunahing bahagi ng kisame ng Dambana. May disenyong nagbibigay pugay sa 8 lalawigan ng Pilipinas na isinailalim sa batas militar noong Agosto 1896. Mababasa ang mga katagang Le Marshal contra las Provincias de, na ang ibig sabihin ay batas militar laban sa mga lalawigan ng. May maliliit na bandera na kinatititikan ng mga lalawigang Batangas, Laguna, Bulacan,
Tarlac, Cavite, Manila, Pampanga at Nueva Ecija, mga probinsyang kinikilala sa walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas. Sa dulong bahagi ng Kisame, matatagpuan ang imahe ng isang babae. Ang kalayaan ng Pilipinas ay sinasagisag ng putol na kadenang nakalaylay sa kanyang mga bisig. Mayroon ding sumisikat na araw, tatlong bituin, at isang nakawagayway na bandila. Samantala, kung titingnan ang butas ng Kisame, makikita pa rin ang bakas ng orihinal na estrukturang kawayan ng bahay. Sa dulong kanluran ng bulwagan, ang pangunahing bahagi ng tahanan ng kasarinlan. Dito, iminawagayway ang watawat ng Pilipinas upang ipagdiwang ang proklamasyon ng kalayaan tuwing 12 ng Hunyo. Ang balkonahe ay idinagdag noon lamang 1920. Sa mga dingding sa paligid ng balkonahe, marami pang mga larawan ang nagtatala ng kasaysayang rebolusyonaryo ng Pilipinas. Naroon ang kasunduan ng biyak na bato, ang tren na nagdala sa mga bilanggong Pilipino sa barkong sasakyan nila papuntang Hong Kong, ang labanan sa Maynila, ang Kongreso ng Malolos at ang digmaang Pilipino-Amerikano. Sa pagsunod sa mga larawan pakaliwa, matatagpuan ang piano ni Maria na pinapatungan ng iba pang nakawiwiling larawan ng iba't ibang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan na pinangungunahan ni Aguinaldo at ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Ipinakikita naman sa huling larawan si Pangulong Diosdado Macapagal na nanungkulan sa panahong inilipat ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan mula 4 Hulyo sa 12 Hunyo. Naging opisyal ang pagbabagong ito sa proklamasyon bilang 28 noong 12 Mayo, 1962. Isa sa mga ipinagmamalaki niyang araw ng kanyang buhay ang pagkakalipat ni Presidente Macapagal sa Hunyo 12 ng Araw ng Kasarinlan. Iginit niya ang pagdalo sa mga seremonya. Suot ang kanyang rayadilyo, dinala siya ng aking yumaong asawa, si Dr. Florentino Herrera Jr. sa grandstand ng Luneta upang pumagitna sa mga pagdiriwang at pagsasaya. Kinailangan siyang gabayan at tulungan, ngunit hindi niya matiis na wala siya doon sa seremonyang iyon. Sa pagpapatuloy, makikita sa gawing kanan ang mga posting may mga motif ng bandila na pumapalibot sa formal na silid kainan. Pinapalamutian ang dulong dingding ng mga larawan ng una't pangalawang asawa at mga anak ni Aguinaldo. Sa Kisame, may nakalagay na malaking mapa ng Pilipinas. Ang lalawigan ng Cavite ay kinulayang pula dahil itinuturing itong sentro ng rebolusyon. Gawa sa buong kamagong ang bilog na hapagkainan para sa 12 katao. Inukitan ng Emilio Aguinaldo, Manila, Marso 1942. Pansinin ding ang mga kabinet na tsinong nakahilera sa dingding. Sa pagdaraan sa aparador sa gawing kanan, na makapritsong napapalumutian ng mga bituin at gumagapang na halaman ng sampagita, makikita ang hapagkainan ng pamilya. Isang lagusan sa ilalim ng mesa ang patungo sa isang silid na maaaring taguan sa unang palapag. Sa gawing kanan, makikita ang tradisyonal na paminggalan o mga kabinet para sa tirang pagkain na ginagamit noong bago mauso ang kuryente. Ang mga pintuan ng paminggalan ay may screen para makapasok ang hangin. Upang hindi mapuntahan ng mga langgam, ang paa ng paminggalan ay ipinapatong sa mga latang nakalubog sa mga platong puno ng gaas o tubig. Mga gulay, daing, pinatuyong karne ng kabayo at usa na huli mismo ni Aguinaldo at bayabas ang mga paborito niyang pagkain. Makikita natin ang lalagyan ng yelo na mayroong maliliit na pintuan sa dingding. May isang pintong patungo sa maluwag na veranda na tumatanaw sa buong hardin.
Dito iniipon ni Aguinaldo ang mga botelya ng San Miguel Beer upang ipainom sa kanyang mga bisita sa mga espesyal na okasyon. Kapag nagsasama-sama sa kawit ang mga veterano ng rebelsyon mula sa buong bansa upang alalahanin ang araw ng kalayaan at ipagdiwang ang kaarawan ng Panginoon. Sa kaliwang bahagi ng kusina, naroon ang pugon. Ang pinto nito ay hininang nabakal at nakatatak ang pangalan ng may-ari ng bahay. Ang mga salalay naman sa tabi ng pinto ang ginagamit upang isabit ang pinatuyong karne at isda. Patungo naman ang hagdanan sa gilid ng pintuan sa silid-tulugan ng mga katulong sa itaas ng palapag. Ang mga ito ay maginhawa at sinadya ang pagkayari. Paglabas ng kusina, mapupuntahan sa gawing kanan ang bulwagan ng mga veterano, isang malawak na lugar na may mga daos-dusang pinto, at siyang pinagdarausan ni Aguinaldo ng regular na mga pagpupulong ng mga veterano ng rebolusyon. Ang ilalim ng mga bangko ay may mga taguan na mainam paglagyan ng mga armas, gayon din ang mga lihim ng mga dokumento. Sang-ayon sa mga salaysay, pagkatapos na pagkatapos ng rebolusyon, itinatag ni Aguinaldo ang Asosasyon de los Veteranos de la Revolusyon kasama ang kanyang pinsan na si Baldomero Aguinaldo na naging kauna-unahang pangulo ng samahan. Nang lumaon, itinatag naman ni Aguinaldo ang ibang sangay sa San Nicolas Binondo malapit sa Divisoria. Piniling mabuti ang lugar upang madaling mapuntahan ng mga tumatandang veterano. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, lalo na nang nasa ospital na siya, palagi niyang hinihintay ang pagdalaw ng kanyang mga kapamilya. Inirereklamo niya ang hindi namin madalas na pagdalaw sa kanya. Matiisin siya hanggang sa wakas at matapat sa pagsunod sa mga bilin ng mga doktor. Talagang gusto pa niyang mabuhay. Masakit para sa amin na makitang unti-unti siyang humihina. Matapang siya, ngunit mapagkumbaba, isang tunay na bayani at isang mapagmahal na ama at lolo na hindi magmamali sa aming alaala, hindi lamang dahil sa kanyang kagitingan, kundi dahil sa pagiging lolo na aming minahal at mamahalin magpakailanman. Sa pagpanaw ni Pangulong Emilio Aguinaldo noong ika-anim ng Pebrero, 1964, sa edad na 95, dito sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite, dinala ang kanyang mga labi upang ilibing sa lupa na tanging tahanang nakilala niya, ng tahanang minahal niya. Nananatili ang bahay tulad ng dati. Isang tahanan ng isang magiting na Pilipino, gayon din ng isang tumatanaw ng utang na loob na bayan.